At para po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Sa palagay niyo ba makatarungan ang ipatutupad na Saudi cession policy at bakit? Narito ang sagot ng mga KFB natin. Sabi ni Yad ng Okrab, magandang araw po sa inyong lahat na bumubuo ng balitang Middle East. Para sa akin, siguradong makatarungan para sa mga minamaltrato po. TNX and more power sa programa nyo. Salamat din sa iyo yan. Para kay Benny Tadili, hindi akma ang tanong kung makatarungan o hindi. It's their country. Kahit ano na inaakala nilang makabubuti sa kanilang mamamayan, gagawin nila. Wala po tayong magagawa doon. Nakikitrabaho lang po tayo sa kanilang bansa. Ito rin ang paniwala ni Alan Exebia. Ang Saudi ay nabuhay ng ilang dekada sa tulong ng mga dayuhan, maski kaya naman nilang gampanan. Dumarami ang walang trabaho sa kanila at nakita nilang madaming mga dayuhan ang narito. At ang iba pa ay may mga negosyo na dapat ay mga Saudi ang nagpapatakbo. Sabi naman ni Mars Jupiter, gandang pangalan ano, tama po bang tayo ang sumagot niyan? Mali naman sa atin ang policy na yan, hindi atin ang bansang Saudi Arabia. Ang may karapatan sa lahat ng meron sila ay ang mga Saudis din. Trabahador lang kami dito. Pinaangat naman natin ang bansa nila, sapat pa rin ang may karapatang magpatupad ng anumang pulisiya na gusto nila. Para kay Romde Belusilio, wala po tayong magagawa kung pauuwi na nila ang mga OFW para mabigyan ng trabaho ang mga Saudi. Subalit, dapat masunod ang mga kasunduan sa kontrata ukol sa pag-terminate o pagbigay ng kaukulang service award sa isang OFW. At sabi naman po ni Amir Argilias, makatarungan para sa mga mamamayan ng Saudi. Marami sa kanila ang mga walang trabaho samantalang napakaraming dayuhan ang nagtatrabaho sa kanilang bansa. Kaya malaking epekto sa aming mga manggagawa dito. Sabi naman ni Fritz Blase, two-way yan. Sa Saudi as a whole, makatarungan kasi it's their right to be prioritized in all aspects dahil bansa nila ito. Sa non-Saudis naman, gaya ng expats, consultants, investors, businessmen, licensed professionals, skilled at non-skilled workers na nagtatrabaho dito sa Saudi, hindi makatarungan. Dahil wala man lang consultative effort sa majority ng mga workers dito. Dahil mas marami ang population ng workers kaysa sa mga local. Kung susumahin, mas pabor ang Saudization sa kakaunti. Sana nagkaroon muna ng immersion ang Saudi government bago nila ipatupad ang Saudization program. Dito mababalangkas ng husto ang mga problema at mabibigyan ng tamang solusyon na angkop para sa lahat. Salamat po at God bless sa lahat. Salamat din sa iyo and God bless, Fritz.